Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa channel ko, Philco, Philmo. And yung name po na Philco is the combination po ng Philippines and Korea. And dinagdagan ko po ito ng Philmo kasi alam ko po, feel na feel po ng karamihan sa atin yung matuto ng Korean, lalo na at sikat na sikat po ang K-pop at K-drama dito sa Pilipinas. Actually, this is my first time po na gumawa nito, though matagal ko na po siyang pinaplano. And alam ko pong marami na rin naghihintay dito, lalo na po yung mga workmates ko po na nag-a-ask po sa akin magpaturo. So, hello po sa inyo. And konting introduction lang po, more on tutorial po ito ng Korean and Taglish. So, Tagalog and English po yung gagamitin ko para mas maipaliwanag ko po ito sa inyo ng mabuti. Bali, yung gagamitin ko pong style ng pagtuturo is yung way kung paano po ako natuto mag-Korean. In fact, sa Korea po ako nakapag-college at nag-aral po muna kami ng Korean po. For 1 year, kasama po yung mga classmates ko from other countries. So, need po naming matapos yung level 4 Korean language namin and maipasa po yung entrance exam namin, which is written in Korean po. So, yun po, nakapasa naman po kami at nakapasok po kami sa amin pong mga university. Pero lagi ko rin pong pinapaalala na even after a year po na kami po yung nakapag-aral ng Korean, it doesn't mean na napakadali na po sa amin yung maipag-usap with Koreans. Ang mahalaga po kasi sa language ay hindi lamang po pag-aaral, kundi practice. For me, it's been 11 years na po since nung natuto ako mag-Korean and continuous ko pong nagagamit ito lalo na ngayon sa work ko. So, pinapaalala ko rin po lagi na ang practice po ay mahalaga, lalo na dun sa mga naturuan ko po kasi karamihan po sa kanila, interesado po sa simula pero kulang po sa practice. At wala pong ka-practice, kumbaga wala po silang kausap po na marunong po mag-Korean or interesado sa Korean. So, hindi po laging sulat lang at pakikinig, kundi kailangan po maghanap po tayo ng makakausap po natin. And actually, meron po akong assistant ngayon sa work at talagang nag-improve po siya, lalo na po dun sa speaking skill niya since nung pumasok po siya, kasi kahit kapwa ko po Pilipino, pinapractice ko po siya na makapagsalita po ng Korean. And then makikita po natin po dito sa gitna, meron pong logo. So ito po yung watermark na ginawa ko. And ang dahilan po natin is iniiwasan po na kuhain ito ng iba para sa sarili po nilang hangarin. So yung iba po maaaring i-download ito tapos i-upload at gamitin po nila sa sarili po nilang mga account. So kapag may nakita po tayong ganitong video, maaari lamang po na i-report nyo po sa account na ito para atin din po itong ma-report. So makikita po natin dito, meron pong dahilan ng pag-aaral po ng Korean. Number one po is gustong matuto dahil sa K-pop at K-drama. Maaari po may ilan po sa atin na may hinahangaan pong mga K-pop idols or mga artista. Yung iba naman po gustong makanood po ng mga drama or movie na wala na pong subtitle. For me, malaking tulong po talaga yung Korean kasi halimbawa busy po ako or may ginagawa akong iba tapos may gusto akong panoorin. Pinapanood ko na lang po siya. Actually, hindi ko po pinapanood. Pinapakinggan ko na lang po kasi kahit papano, naiintindihan ko po yung sinasabi po. So, yun po yung kinaganda po ng Korean language po for me. Number two is, gustong magtrabaho sa Korea at kailangan kumuha po ng employment permission sa pamamagitan po ng pagkuha po ng topic. Actually po talaga, napakaganda po ng salary po at the same time po yung companies po sa Korea kasi malinis po talaga, maayos. Ang masasabi ko lang po sigurong problema ay sobrang workaholic po ng mga Koreans. So para po din sa mga interesado pong mag-take po ng exam, sa pagkakaalam ko po level 1 or level 2 po kapag nakapasa po kayo ay maaari na kayong magtrabaho sa Korea. So tulad po ng sinabi ko sa inyo, kami po ay nag-aral po ng 1 year po at naipasa naman po namin po yung level 4 na exam. Basta sipag at tiyaga lang po talaga makakapasa po kayo. And number 3 po, nasa relasyon po, in a relationship po with a Korean. So, yung mga Koreans po, karamihan po sa kanila ay hindi po marunong po mag-English. So, of course, hindi po sila marunong mag-Tagalog talaga. And then, yung mga Pilipino po, ay hindi rin naman po talaga marunong po mag-Korean. So, ang ginagawa po nila is basic English po na conversation. So, para po dun sa mga in a relationship po with a Korean, inaaral po talaga nila yung Korean. And number 4 po is maraming opportunities kahit dito po sa atin pong bansa sa Philippines po. Marami na rin po nag-o-open po ngayon ng mga Korean companies dito sa Pinas
At talagang plus alpha po ito sa atin kasi kung marunong ka po mag-Korean, marami ka pong mapapasukan. Kasi kakaunti lang po talaga dito yung Korean speakers po sa Philippines. And number 5 po, self-improvement. Malaking tulong po sa atin na other than Tagalog and English, ay may alam po tayong ibang language. Kasi for me, though marunong na po ako mag-Korean, chinachallenge ko po yung sarili ko po na matuto pa po ng ibang language. So, mga konting paalala lamang po. Sabi po ng iba that practice makes perfect. Pero sa pag-aaral po natin, kung sinimula na po natin ngayon, mas tama po ata na practice makes progress po para ma-reach po natin yung sabihin po natin perfection. Kasi need po talaga natin sanayin po yung inaaral po natin. So araw-araw po natin siyang i-practice at makikita po natin yung progress po balang araw. And number 2 po is do not give up. So wag po sana tayong huminto kung parang feeling po natin is hindi po tayo natututo. Actually, magbibilang po talaga tayo ng taon para masabi po natin marunong po tayo magsalita na ng Korean. So, pasok na po tayo sa Korean alphabet or Hangul. So, alam naman po natin na ang Hangul po or Korean ay ginagamit po sa South Korea. So, familiar po tayo kasi napapakinggan po natin sa mga K-drama or sa mga movie. So, ito po yung tinatawag po nila na Hangul. Yan po, Hangul. At the same time, ito rin po ay ginagamit po sa North Korea. Ang tawag naman po sa kanila ay Joseon-gul. So, makikita po natin parehas dito. Yan, parehas po silang may gul. Ang ibig sabihin po ng gul is writing. So, hindi lamang po sa South and North Korea. Ito rin po ay ginagamit po sa Yeonbyon Korean Autonomous Prefecture po. So, ang Yeonbyon po ay belong po siya sa China at ito po yung malapit po sa North Korea. So, ang kinaganda po dito ay hindi lamang po sila marunong po mag-Chinese at the same time marunong po sila mag-Korean. Actually, may mga friends po ako na galing sa Yeonbyon nung ako po yung nag-aaral po ng Korean. So, dito po, sa Korean language po or Hangul, ito po yung ginawa po ni Haring Sejong sa panahon po ng Joseon Dynasty. So, kung familiar po kayo sa Korean money, makikita niyo po si King Sejong po dun sa 10,000 won. Ito po'y kanyang nilikha sa panahon po ng Joseon Dynasty sa taong pong 1443. And from 1393 po hanggang 1910, iba't ibang scholars na po ang tumulong para ito'y maiayos. Sa ginagamit po na Korean alphabet po natin ngayon sa kasalukuyan. And sa taong 1446 po, ang unang Korean alphabet ay pinangalan ng Hunmin Jong-um. Yan, Hunmin Jong-um po, ito yung Korean niya. Dahil ang mga pangkaraniwang mga mamamayan po noon ay ignorante sa ginagamit na Chinese characters or Hanja o Hanmun po sa kanila. Dito po, kung mapapansin po ninyo is ito po yung tinatawag na Hanja or Hanmun kung Chinese po kayo maaaring nababasa nyo po ito or marunong kayo mag-Chinese. Tapos, dito naman po ay yung nung na-transform na po into Korean, nakagawa na sila ng Hangul po. Kung mapapansin nyo po dito sa Hanja or Chinese characters, mas marami pong sulat dito. So, napakahirap po ito sa mga normal po na mga Koreans nung una pong panahon. Hindi po sila sanay magbasa, wala po silang alam kasi hindi po sila nakapag-aral. Pero even until now po, hindi pa rin po mawawala po yung Hanja kasi even po yung mga Koreans, most of them po talaga, kung tatanungin nyo po, meron pong katumbas po na Chinese name yung mga pangalan po nila. Tapos dito po, ito po yung unang nilikha po ni Haring Sejong po na Hangul. So may mga ilan pa rin po na Chinese characters pero halos wala na po kasi andito na po yung Korean characters pero hindi pa rin po ito yung ginagamit po nating Korean character sa kasalukuyan. Halimbawa, this one, wala na po siya ngayon. Yan po yung mga yan po, wala na rin po siya ngayon. So sabi po niya ni Haring Sejong, hindi raw po kasi maintindihan ng mga normal na mamamayan yung gamit na lingwahe ng mga Chinese at nahihirapan po siyang magkaroon ng komunikasyon
sa kanyang mga nasasakupan. At the same time, hindi rin po nila maipahayag po ng maayos yung mga nais po nilang masabi. Kaya nalungkot po si King Sejong. Kaya nag-isip po siya ng paraan at lumikha po siya ng language na magagamit po ng mga normal na mamamayan. At ito po yung naging Hangul sa kasalukuyan po. Dito po makikita po natin yung Hangul. Ito po yung Hangul. Hangul, written in Korean po, Hangul. So, yung blue po is Han, yung red po is Gul. Okay? Ito rin po ay binubuo po ng consonants at vowels. So, ang consonants po, or jaum, ay binubuo po ng 14 basic consonants, saka 5 complex consonants po. Yung basic po is yung naka-color blue, tapos yung white po is yung complex. So, total of 19 consonants po. Tapos sa vowels naman po, mayroong 10 basic vowels. Yung vowels po yung tinatawag na mo-um. So, mayroong 10 basic vowels. Tapos, mayroon naman po tayong 11 complex vowels. So, madali lang po yung complex vowels kasi combination lamang po siya ng 10 basic vowels po. Madali lang po yung complex. Pag pinagsama-sama po yung mga basic, magiging complex vowels po sila. So, atin po itong tatalakayin po yung consonants. Una po sa lesson 1 po natin, kung paano po siya sinusulat sa kabinibigkas. So, dito po muna tayo magtatapos po sa introduction po natin. Kung nag-enjoy po kayo sa akin pong tutorial, makakatulong po yung click po ninyo sa like button po at the same time yung pag-subscribe. So, please click din po yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod pong tutorials. Makikita po natin po yung link po ng next video po dun sa baba sa description box. So, once again po, thank you for watching.